Trash, nakahanda ng pagkain. Hindi ka ba nagugutom? Marahil inaalala lamang niya ang kanyang among si Nelo. Huwag ka nang mag-alala, Partrash. Susunduin ka rin ni Nelo kapag tapos na ang kanyang ginagawa. Kaya kailangan kang kumain ng marami nang maipakita mong busog ka. Sige na! Hmm? Magandang balita! Ah! Partrash! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito, Partrash! Inasa! Huwag ka umalis, Partrash! Huwag kang mag-alala, Eloisa. Hindi naman siya mawawala. At isa pa, matalino naman siyang aso. O nga pala. Kumusta na? Ano nang nangyari sa'yo? Magandang gabi po, Papa! Wala ng pag-asa. Kung saan-saan ako naganap pero hindi ko nakita. May maganda kaming balita para sa'yo. Naibalik na po ang balutan, Papa! Narito po! Ha? Ito ba yun? Ito nga! Ito nga ang nawawala akong balutang kahapon. Bakit ito nandito? Saan niyo ito nakita? Marahil nahulog yan ang papawi ka na galing sa bayan. Natagpuan daw yan ni Partrash kaya inihati dyan dito sa atin ni Nelo. Si Nelo? Sila ang nakakita? Mapalad tayo dahil si Nelo ang nakapulot yan sa balutan mong yan. Katunayan na mapagkakatiwalaan talaga siya. Iniligtas po tayo ni Nelo sa kagipitan. Dapat po siyang pasalamatan, Papa. Oo, alam ko. Malaki nga talaga ang utang na loob natin sa kanya. Maraming salamat, Nelo. Papa? Aba, mukha yatang malungkot kayong lahat. Kung sa bagay, mahirap nga namang tanggapin ang pagkawala ng ganong kalaking halaga. Baman. Hindi mo ba alam na masamang pumasok sa isang pamamahay nang wala man lamang paalam? Sinadya ko talagang huwag kumatok. Ano namang masama doon? Bakit? May magagawa ba kayo? Hmm? Nakainom pa kayo? Alam kong ginagawa ko. Pero may balak talaga akong uminom para sa kaunting pagdiriwang. Sapagkat simula ngayong araw na ito, natupad na rin ang pangarap ko na makilala bilang pinakamayaman dito sa ating lugar at tawaging Don Boman. Hindi malayong malasing ako sa aking nakamit na tagumpay. Hindi ko talaga kalaing magkakatotoo ang binitiwang kong sumba doon sa loob ng inyong nasunog na molino noong gabing kunin ko ang aming sako ng bigas bago ito tuluyang masunog. Boman, ibig mo bang sabihin ikaw ang pumasok sa loob ng molino noong gabing yon? Ha? Ako nga? Bakit? May problema ba? Boman! Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol dyan? Dahil ako ang... Alam ko na. Ikaw ang may kagagawa ng pagkasunog ng molino dahil sa iyong pipa. Ano sa akin kung ako ang nakasunog? Ano? Talaga namang may plano akong bilhin ang inyong bahay at tupa. Alam ko namang mas mahirap pa kayo ngayon sa isang daga. Kaya sigurado akong mangangailangan kayo ng konting tulong sa isang tulad ko. Sabihin mo sa akin, magkano'ng gusto mo bilang kapalit? Boman, ito na ang pinakalaking pagkakamali na iyong ginawa. Napulot ni Nelo kanina ang balutang matagal ko nang hinahanap. Heto, tignan mo! Hindi ko na gustong makita ang iyong pagmumukha simula ngayong araw na ito. Malis ka na! Anong gagawin ko? Ngayong nalaman ko na si Boman pala ang nakasunog ng ating molino. Si Nelo tuloy ang aking napagbintangan.
Paano ngayon ito, hindi ko na alam kung paano ako hihingi ng kapatawaran sa kanya. Eloisa, patawarin mo sana ako. Hindi ko gustong sirain ang pagkakaibigan yung dalawa. Pa, maaari na po ba kaming magkita ni Nelo? Pwede ko na po ba siyang puntahan? Oo, anak. Ako mismo ang gagawa ng paraan para magkita kayo ni Nelo. Hihingi ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. At dito na siya sa ating magpapasko. Totoo po? Kasama din po ba si Patrash, Papa? Oo. Kasama din natin si Patrash. Papa! Salamat po, Papa! Eloisa! Gutom na kanyang nararamdaman. Hindi na rin niya alam kung saan siya naroon at kung saan siya pupunta. Ngunit tila may isang malakas na puwersa na humihila sa kanyang mga paa patungo sa isang lugar malapit sa bayan. Sabik na akong makita muli si Nelo. Kumusta na kaya siya? Sana naman ligtas ka, Nelo. Thank you.
Trash, bakit ka umalis nun sa bahay nila, Eloisa? Bumalik ka doon. Alam mo, hindi na kita kayang buhay na talagaan. O kaya... Iniwanan kita kay Eloisa. Dahil doon. Patrash. Patawarin mo sana ako, Patrash. Tama ka. Hindi tayo dapat magkawalay kahit na anong mangyari. Kay Kristo sa krus mula sa kanyang pagkakapako. At ito naman, ang larawan ni Kristo habang siya ay nakapako sa krus. Nakita ko rin ang ginuit ni Vincent Ruben. Kakaganito. Hindi na sana kita pinayagang umalis kagabi ng basta ganun na lamang. Patawarin mo ako, Nelo. Patawad. Nelo! Nelo! Bakit, Nelo? Bakit mo ko miniwan? Bakit, Nelo? Sabay na binawi ng buhay si Nelo at Patrash, tanda ng kanilang walang hanggang pagsasamahan. At dahil dito,
Napagkasunduan ang lahat na pagsahin ang kanilang libingan. Nang sa ganun, manatili pa rin silang magkasama hanggang sa kabilang buhay. Nelo, Bardash, hindi ko kalilimutan ang mga iniwan niyo sa aking matatamis na alaala. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Nelo, salamat sa lahat ng ginawa mong tulong para sa akin. Ikaw ang aking pinakmabait na kaibigan na nakilala. Nelo, hindi kita malilimutan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na loob upang matubad ang tanging pangarap ko. Isipin na mayapa ng batang kay tagal ko na rin hinahanap. Huh? Bakit? Ano pong ibig niyo sabihin? Alam mo kasi, ang batang niya na si Nelo ang siyang dapat na nawagi sa sinalihan niyang paligsahan sa pagguhit. Huh? Isa ako nun sa mga hurado, ngunit hindi nila pinakinggan ang aking opinion tungkol sa pambihirang larawan na iginuhit nito si Nelo. Sa halip, pinili nilang manalo ang atla may-ari ng ating daungan. Samantalang lantara naman mas maganda ang pagkakaguhit niya dun sa isang matanda na may kasamang aso. Nakitaan ko ang larawan yun ng kakaibang talento. Nagpa siya akong hanapin sa simula noon upang tulungan na mabigyan katotohanan ng kanyang mga pangarap. Ngunit, huli na ang lahat. Dito nagwawakas ang walang kasing dakilang pagkakaibigan ng batang si Nelo at ang asong si Partrash.